Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento, Makasalanang Pari. Kumusta ka na, mama ko? Pasensya na kayo kung ngayon ko lang kayo dinalaw. Nadistino kasi ako sa malayong lugar eh. Isa yung isla na tanging bangkang demotor lang ang pwedeng gamitin palis at pabalik. Ngayon naman, nadistino ako sa parokya sa isang maliit na baryo. Tingnan mo, mama. Isa na akong ganap na pare. Diba, ito naman ang gusto mo. Ang pangarap mo nung nabubuhay ka pa. Kahit hindi ito ang bukasyon na gusto ko, basta para sa'yo, mama ko, gagawin ko. Tumungo si Father Subas at nag-alay ng maikling panalangin sa puntod ng yumaon niyang ina na si Caridad Subas. Maya-maya lang, nilisan na ng pare ang lugar na kung ilang taon din niyang hindi nadadalaw. Tinungo niyang isang nakaparadang SUV na may naghihintay na driver. Yatid mo na ako sa baryo kung saan ako madidestino. Motoridad niyang utos sa may kabataan pang driver. Tumango naman ito at pinasibad na kagad ang sasakyan palayo sa lugar. Si Father Subas naman tumingin sa labas ng bintana. Muling nagbalik sa kanyang alaala ang nakaraan kung saan lumaki siya sa konserbatibong pamilya. Mula pagkabata, lagi nang itinatatak sa isipan niya ng mga magulang na balang araw siya ay magiging pari. Siya daw ang magsasalba sa kanilang pamilya. Isang mabigat na buntong hininga na lang ang pinakawalan ni Father Subas at pinalis na sa isip ang kung ano-anong pumapasok na alaala ng nakaraan. Mahigit 2 oras din bago nila narating ang isang maliit na baryo sa bayan na yon. Huminto ang sasakyan sa mismong tapat ng isang lumang simbahan. Hindi inalis ni Father Subas ang mga mata sa simbahan habang umiibis. Hindi pala ganun kalaki ang simbahan nila rito. Saan kaya ako tutuloy dito? Anya pa, habang inililibot ang paningin sa buong simbahan. Ilang sandali lang may lumabas sa may gilid ng simbahan. Isang lalaki at 2 babae na hindi nakakalayo ang mga edad. Nakangiti ang mga iyon na lumapit sa kanya. Unang bumati sa kanya ang 2 babae na nagpakilala bilang sina Miding at Seling. Maligayang pagdating po, Father. Ako po si Tonyo. Isa rin po akong pastoral ng simbahan. Masaya akong makilala kayong lahat. Tara na po sa inyong tutuluyan. May inihanda po kaming konting salo-salo para sa pagdating po ninyo. Aba, nag-abala pa kayo. Hindi naman yun kailangan eh. Ito po kasi ang kauna-unahang pagkakataon na may paring pumayag na dito madistino. Nabalitaan ko nga na kung kailan lang daw mayroong bakante na pari sa ibang parokya, saka lang nagkakaroon dito ng misa. Oo nga po, ganoon nga ho, Father. Kaya tuwang-tuwa kami nang malaman na mayroong pumayag na madistino rito sa baryo namin. Ay, huwag kayo mag-alala. Ngayon na nandito na ako, malilinis na ang mga kasalanan ng mga nakatira rito. Nagkatingin na naman ang 3 sa pahayag na iyon ng pari. Hindi kasi nila alam kung nagbibiro lang ba ito. Tara na po, Father. Ako na po magdadala ng mga gamit ninyo. Wag na. Ayaw mo na lang yun sa driver kong si Charlie. Sige po. Dito po yung daan. Sumunod po kayo. Nagpatiuna na sa paglalakad si Mang Tonyo habang makakasabay sina Father Suba, Miding at Seling sa kanyang likuran. Ang driver naman na si Charlie ay nasa pinakalikuran, dala ang isang maleta at may kalakihang bag. Sa likod ng simbahan ay naroon ang semi-bungalow na bahay na napipinturahan ng kulay beige. Maaliwalas ang aura ng bahay. Sinalubong naman si Padre Subas ng ilang tao na nakatira sa lugar na iyon. Marami ring handang pagkain para sa kanyang pagdating. Isa-isa muna niyang pinasalamatan ng mga ito bago dumulog sa pagkainan. Habang kumakain, isang magandang babae ang pumukaw sa kanyang atensyon. Hindi maalis ang tingin ni Father Subas rito. Morena ang babae at matangkad. Mahaba rin ang buhok nito na aalon-alon. Bumagay sa maamo nitong mukha. Sino yung babaeng yon? Yung nag-aalok ng pagkain sa mga bisita?
Ah, siya ho. Si Mila po yan. Anak ko ho. Ay, ganun ba? Kaya pala may hawig sa inyo. Marami nga pong nagsasabi niyan. Mabait na bata po yung anak kong yan. Dati po yung nagpapastoral. Eh, bakit ngayon hindi na? Eh, naging busy na po kasi sa trabaho eh. Pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, dapat laging may panahon at prioridad natin siya, higit sa ano paman. Hindi na nakaimik si Tonyo sa tila pangangaral ng pari. Ngumiti na lang siya rito. May ilang taga roon pa ang dumating para batiin ang pari. May ilang pangang nagdala ng buwig ng saging na sariling tanim na mga ito. May ilan din na nagdala ng sari-saring gulay. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalainawa kayo ng Panginoon. Nakangiting saad ni Father Subat sa mga naroon. Hinawakan pa niya sa ulo ang mga batang naroon na sumama para lang makita siya. Maya-maya lang, isa-isa nang nagsiuwian ang mga tao hanggang maiwan na lang doon ay si Mang Tonyo at ang anak nitong si Mila. Eh, paano, Father? Uuwi na rin po kami ni Mila. Wala po kasing kasama ang asawa ko sa bahay kundi yung pamangking ko. Eh, di niyo po naitatanong na kahiga na lang po ang asawa ko sa higaan dahil sa sakit niya sa buto. Ganun ba? Sige, minsan ay dadalawin ko siya sa inyo. Gusto ko makilala ang asawa mo. At isasama ko siya lagi sa mga dasal ko. Natuwa naman ang mag-ama sa kanyang tinuran. Nako, maraming salamat po, Father. Lubos po kaming nagpapasalamat. Maraming salamat po, Father, at kayo ang napunta sa baryo namin. Kayo lang po ang bukod tanging pumayag na madestina sa aming parokya. Ang paglilingkod sa Diyos ang pinaglalaanan ko ng buhay. Wala akong karapatan na tumanggi kung saan man ako dalhin ang aking paglilingkod sa Kanya. Nagmano pa si Mila sa pari bago nagpaalam na silang mag-ama. Nagkatinginan pa si Mila at Charlie. Nahihiya namang ngumiti ang huli sa dalaga. Sinundan naman ang makahulugang tingin ni Padre Subas ang papalayong mag-ama. Isang imbing ngiti ang sumilay rito pagkatapos. Kinagabihan, kinakabahan naman na nakatingin dito si Charlie. Nahuli pa siya nitong nakatitig. O, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Iligpit mo na yung mga kalat ng mga bisita. Sige na. Natataranta naman na sumunod ang binata. Konti na lang naman ang ililigpit dahil nailigpit na ni Mila ang iba. Inayos na lang niya ang mga ibinigay na mga prutas at mga gulay sa kusina. Pagkatapos ng mga pinagagawa ni Padre Subas, lumapit rito ang binata. Padre, uwi na po ba ako sa atin? Wag na muna. Dumito ka muna kahit isang linggo pa. Hindi ko pa kabisadong lugar na ito eh. Kakailanganin pa kita dito. Sige po. Kayo po bahala. Nanatiling nakatayo lang si Charlie habang nakatungo. Baka kasi mayroong pang ipag-uutos ang pari. Tila malalim lang ang iniisip nito habang nakatitig sa maliit na altar ng sala. Anong masasabi mo sa mga taga rito? Okay naman po. Mukhang palakaibigan po sila sa mga bagong dating. Natural lang na maging palakaibigan sila dahil ako magiging pari nila. Palagay ko naman po eh, totoo yung pakita nilang lahat sa inyo eh. Hindi lang dahil kayo ang magiging pari sa lugar na ito. Eh, malalaman natin yan sa mga susunod na araw kung talagang relihiyoso mga tao dito. Hindi na umimik si Charlie kaya akala niya hindi na ulit ito magsasalita pa. Ngunit nabigla siya na magtanong ito. Anong masasabi mo kay Mila? Ho? Kay Mila po? Oo, sa anak ni Tonyo. Di ba maganda siya? Dati pala siyang pastoral ng simbahan. Mukhang mabait po yung mag-ama. Yun din ang tingin ko. Bueno, samahan mo kung pumasok ng simbahan. Gusto ko makita ang loob nito. Sige po. Nagpatiuna na sa paglabas ng bahay ang pari. Kasunod naman si Charlie. Sa may pinto sa likod ng simbahan sila pumasok. Bago umalis kanina, iniwan na ng mag-ama ang susi ng simbahan.
Nang makapasok sa loob, agad na inilibot ni Father Subas ang paningin sa bawat sulok at imahe sa loob. Disgusto ang nakikita rito ni Charlie. May problema po ba? Malit lang pala ang parokya ng baryo na ito. Luma na rin ang mga upuan at ilang kasangkapan. Kahit mga santo eh, luma na mga kasuotan. Napansin ko nga rin po pero mukhang maayos pa naman pong tingnan. Konti lang siguro ang nagbibigay ng alay tuwing may misa dito. Inikot-ikot pa ni Father Subas ang loob noon. Hinawakan rin ang mga upuan at maging ang mga ilang santong naroon. Maya-maya, lumabas na rin sila. Samantala, sa bahay ni Mang Tonyo, nasa silid sila ng kanyang asawa. Ibinalita niya rito ang pagdating ng bagong pari sa kanilang lugar. Sa wakas, meron ng pari sa parokya natin. Linggo-linggo nang may misa sa atin. Hindi na natin kailangang dumayo pa sa ibang lugar para magsimba. Bakas naman ang katuwaan sa mukha ng kanyang asawa. Hirap na itong magsalita dahil sa sakit na iniinda. Muling nagkwento si Mang Tonyo sa asawa habang si Mila ay nakaupo sa ulunan ng ina at hinahaplos ang buhok nito. Tingin ko kay Father Subas eh mabait naman kahit medyo kakaiba yung pangalan. Si tatay talaga, napansin pa talaga yung pangalan. Kesa nakakatawa naman kasi, parang hindi bagay. Yung Charlie kaya, kaano-ano ni Father Subas? Baka sakristan o di kaya siya na ang nagpalaki. May ganun kasi mga pare na may inaalagaan sila eh. Naampun pa simula pagkabata. Maaari ding kamag-anak. Kasama kaya siya ni Father na titira sa bahay na yun? Eh siguro. Malalaman natin sa mga susunod na kabanata. Mga araw pala. Si tatay talaga patawa. Ay teka, sa kanila ba ang sasakyan sa tabi? Ang ganda no? Mukhang mamahalin? Siguro. Doon kasi sila nakasakay kanina eh. Mukhang galing sa mayamang pamilya si Padre Subas. Samantalang yung dating pari na nadestino dito sa atin eh, wala man lang sariling sasakyan. Eh talagang nabiyahe lang siya papunta dito para magmisa. Sayang nga lang at nagkasakit si Padre Louie. Oo nga. Siya ang pinakamabait at matulungin na pari na nagsilbi sa parokya natin. Mahal siya ng lahat dahil sa kababaan ng kanyang loob at pagtulong sa kapwa. Pero tingin ko eh, okay naman itong si Padre Subas eh. Maliban sa kanyang pangalan ha. Kahit ayaw tumawa, natawa na rin tuloy si Mila at maging nanay nito na nakikinig lang sa daloy ng kanilang usapan. Dumating ang araw ng Linggo, unang pagmimisa ni Father Subas sa baryo na yon. Hindi inaasahan ni Father Subas na mapupuno ang simbahan sa unang araw ng kanyang pagmimisa. Inakala niya kasi na hindi pala simba ang mga taga roon. Naglalaro rin sa kanyang isip na baka kuryoso lang ang nag-udyok sa mga tao para magsimba dahil sa kanyang pagdating sa lugar. Mahigit isang oras din ang naging misa ni Father Subas. Matapos ang kanyang misa, hindi muna niya pinaalis ang mga tao. Nagbigay siya ng maikling talumpati sa mga naroon. Muli ho akong nagpapasalamat sa inyong pagdalo sa ating banal na misa sa gabing ito. Muli rin po akong nagpapasalamat sa mainit yung pagtanggap sa akin sa baryo na to. Iling ko na matagal pa ang ating pagsasama-sama. Hindi ko na po may isa-isa ang lahat ng tao na tumulong sa ilang araw ko ng pamamalagi sa baryo na ito. Naway, laging hipuin ang Panginoon ang inyong mga puso. Matapos ang maikling pahayag na yon ni Father Subas, pinalakpakan siya ng mga tao. Isa sa pastoral ang nag-imbita sa kanya na magapunan sa bahay nito kasamang iba pang pastoral, sakristan at mga awit ng simbahan. Pinaunlakan naman yon ni Father Subas. Inabot rin ng isang oras ang hapunan sa isa sa mga pastoral bago nakauwi si Father Subas. Pagdating ay sinalubong agad siya ni Charlie. Magandang gabi po, Father. Oh, bakit hindi ka sumama? Nahiya po kasi ako, Father eh. Tsaka kayo at mga nagsisilbi lang naman sa simbahan ng inimbita.
hindi naman umimik si Father Subas. Umupo muna siya sa upuan at isinandal ang likod. Okay din naman ang mga taga rito. Ganun pala yun. Tuwing may misa eh, isa sa mga pastor lang nakatalaga magpakain sa pare. Talaga po? Nakakatuwa naman ang mga taga rito. Eh, siya nga pala. Nakita ko kayo magkatabi ni Mila kanina sa upuan ah. Tatay lang din niya yung nakita ko na sumama sa amin. Nag-usap pa ba kayo? Sandali lang naman po. Nung natapos na po yung misa, nabanggit nga po niya na walang kasama yung nanay niya kaya kailangan din po niyang umuwi. Oo. Nabanggit nga ng tatay niya na nakahiga na lang yung asawa nito eh. Father, gusto niyo po ba ng maiinom? Sige. Dalan mo ako ng tasa ng kape. Agad namang tumalima si Charlie sa kanya. Pagkaraan ng ilang minuto, dala na niya ang tasa ng kape. Inilapag niya yon sa maliit na lamiseta sa tabi nito. Kumusta pala yung alay? Yun, okay naman po. Marami pong nagbigay ng mga pagkain. Yung handog na pera? Kasi, brother, maliit lang po eh. Nangunot naman ang noo ni Father Subas at tinitigan ang binata. Sinabi naman ang binata ang nagbigay ng alay. Bigla namang napamura si Father Subas na nagpagitla sa binata. Yun lang? Sa dami ng mga taong nagsimba? Opo. Baka po yun lang talaga yung nakayanan ng iba. Ang mahalaga naman po marami ang nagsimba sa unang gabi ng misa nyo, di ba? Anong yun lang ang mahalaga? Hindi ako nagmimisa para walang mahita. Napipilang naman si Charlie. Napatungo na lang siya. Hinayaan na lang niyang magsalita ng kung ano-anong maaanghang na salita ito. Sige, iwan mo na ako. Gusto ko muna mapag-isa. Mabilis namang tumalikod si Charlie at pumasok sa isang silid. Doon na lang niya pinakawala ng kanyang pagpipigil na paghinga. Ganun siya lagi tuwing nagagalit si Father Subas. Pakiwari niya, anumang sandali ay lulundag ang puso niya palabas sa kinalalagyan ito. Matagal ka nang naglilingkod kay Father Subas. Hindi ka pa rin nasanay. Ikaw talaga, Charlie, oh. Pangangastigo pa niya sa sarili. Muli pa niyang inalala kung paano siya napunta kay Father Subas. Mag-isa lang siyang itinaguyod ng kanyang nanay. Nang makatapos siya ng high school, hindi na siya kayang pag-aralin nito sa kolehiyo. Kaya naman, humingi sila ng tulong kay Father Subas. Pinag-aral siya nito, kapalit ng kanyang paninilbihan rito. Ngunit, may 2 taon na siyang nakakapagtapos sa kolehiyo pero ayaw pa rin siya nitong patigilin sa pagtatrabaho dito. Ganun na rin niya katagal na hindi nakikita ang nanay niya. Sobrang namimiss ko na kayo, Nay. Sana payagan na ako ni Father Subas na makita kayo. Inilabas na lang niya ang larawan ng nanay niya at saka yun tinitigan. Matuli na lumipas ang 3 buwan. Nakagamayan na rin ni Father Subas ang buhay sa maliit na baryo na yun. Kasalukuyan niyang kinakausap si Mang Tonyo. Bakit ang liit naman yata ng donasyon na nalilikom niyo? Pasensya na po, Father. Iilan lang naman po kasi may kaya sa lugar na ito eh. Karaniwan po sa lupa lang umaasa. Saan lang ba makakarating yun? Ngayon di nga kayang makapagpaayos man lang ng simbahan natin yan eh. Hindi naman po kailangang ayusin pa yung simbahan natin. Kahit po luma, ang mahalaga naman po may nagsisimba pa rin. Yan, isa pa yan. Bakit konti lang ang alay at maging koleksyon palit ang paliit? Mas gusto ko sana na isobre na lang ang pera. Pero puro barya lang ang nakikita ko. Ganun pa kahirap ang baryo na ito. Hindi na ako nagtataka kung bakit walang gustong madistino sa lugar ninyo. Mahina lamang yon ngunit may diin na sabi sa kanya ni Father Subas. Hindi naman makatingin dito si Mang Tonyo. Pakiramdam niya kasi para siyang tutunawin ang titig ng pare. Nang wala nang maisagot pa dito si Mang Tonyo, walang paalam na tumalikod na ang pari. Naiiling namang naiwan ng matandang lalaki. Pagdating sa bahay nila,
hindi pa rin maalis sa isipan ni Mang Tonyo ang naging pag-uusap nila ni Father Subas. Naabutan siya ng anak na tulala habang malalim ang iniisip. Tay, okay lang ba kayo? Ha? Oo naman. Bakit mo naman na itanong? Mukha kasing may problema kayo eh. Wala ito. Naalala ko lang kasi yung pag-uusap namin ni Father Subas. Ano po bang napag-usapan nyo? Wala yun. Tungkol lang sa simbahan. Sigurado kayo? Oo naman. Mabuti pa puntahan mo na yung nanay mo. Kanina ka pa nun hinihintay eh. Okay. Basta pag may problema kayo, huwag kayong mahihiyang magsabi sa akin ha. Oo naman anak. Sa'yo pa ba ako hindi magsasabi kung sakali? Pinilit namang umiti ni Mang Tonyo sa anak para hindi na to mag-alala pa. Maiwan ko na po kayo ha. Puntahan ko lang po si nanay. Tumango naman si Mang Tonyo. Nang wala na ang anak, napalis naman ang kanyang ngiti sa labi. Napalitan yun ng panlulumo. Napansin ni Mang Tonyo at ng iba pa ang pagiging malapit ni Raquel kay Father Subas. Si Raquel ay isa sa mga dalaga sa kanilang baryo. Kasapi rin siya sa pastoral. Ito na halos ang pinagkakatiwalaan ng pari sa lahat ng may kinalaman sa simbahan. Minsang nagtungo si Mang Tonyo sa tinutuluyang bahay ni Father Subas nang makitang palabas ng pintuan si Raquel. Nakatapis lamang ng tuwalya ang pari habang inihahatid nito ang babae. Biglang nagdilim ang mukha ni Mang Tonyo sa nasaksihan. Tumalikod na rin siya bago pa siya makita ng mga ito. Araw ng Linggo, nagtataka si Mila kung bakit hindi magsisimba ang ama. Tay, masama po ba yung pakiramdam nyo? Hindi naman iha. Sige na, lumakad ka na. Ilang araw ko na po napapansin na para bang may bumabagabag sa inyo eh. Ano po ba yun? Huwag mo muna akong tanungin ngayon iha. Baka mahuli ka na sa misa. Mangako po muna kayo sa akin na sasabihin nyo kung anong gumugulo sa isipan nyo. Oo na, pero sa ibang araw na lang. Ay, hindi ko na po kayo pipilitin kung hindi pa talaga kayo handang magsabi. Ay, siya nga po pala, inimbita ko si Charlie na dito magapunan ngayong gabi. Hindi naman kasi yung sumasama sa pagkain ng mga pastoral. Ngayon ata, kinaaling Raquel yung hapunan. Nung nakaraan doon din sa bahay ni Raquel ginanap ang hapunan ah. Baka doon na lagi ang pagkain sa pare. Sige na, lumakad ka na. Humalik pa sa pisngi niya ang anak bago ito lumabas ng kanilang bahay. Si Mang Tonyo naman ay pumasok muna sa kwarto nilang mag-asawa. Naabutan niyang nagbabasa ng Bible ang asawa. Ngumiti pa ito nang makita siya. Umupo siya sa gilid ng kama paharap rito. Hindi ko alam kung paano ko to sasabihin sa iyo eh. Sumenyas naman ang kamay ng asawa. Tinatanong nito kung ano ang problema niya. May palagay ako na hindi hulog ng langit ang paring dumating sa atin. Tamang salita galing siya sa impyerno. Bumakas naman ang pag-aalala sa mukha ng asawa ni Mang Tonyo. Hindi na niya napigilan pang ikwento sa asawa ang kanyang nasaksihan. Ilang beses ko pang nakita si Raquel na galing sa bahay ni Father Subas. Bagay nga talaga yung pangalan niya sa kanya. Sa totoo niyang pagkatao. Hinaplos-haplos naman ang ginang ang braso ng asawa para pakalmahin ito. Ngumiti naman si Mang Tonyo. Okay lang ako. Gusto ko lang may mapagsabihan. Sa totoo lang, parang ayaw ko na munang magsimba. Mauunawa naman siguro ng Panginoon ang dahilan ko. Tinapik-tapik naman ng asawa ang kanyang kamay. Tanda na sumasang-ayon ito sa kanyang kagustuhan. Pagkatapos ng paglalabas ng saloobin sa asawa ay nagpaalam muna siya rito para maganda ng kanyang hapunan. Sakto namang nakaluto na siya nang dumating ang anak kasama ang binatang si Charlie. Magandang gabi po, Mang Tonyo. Halatang nahihiya pang bati ng binata. Nginitian naman ito ni Mang Tonyo. Noon pa naman ay magana ang loob nito sa binata. Magandang gabi naman. Buti nakarating ka dito sa amin. O nga po
Matagal na po akong inibita ni Mila, kaya lang po eh, nahiya ako. Eh, buti nga po napilit ko ngayon eh. Balak pa niyang mag-backout sana kanina. Eh, huwag kang mahihiya, iho. Welcome dito sa bahay namin ang lahat ng kaibigan ni Mila. Ay, salamat po. Eh, mabuti pang tara na sa hapagkainan. Masama yung pinaghihintay yung grasya, no? Nagpatiuna na sa pagtungo sa may kusina si Mang Tonyo. Kasunod naman ang dalawa. Tatlong klase ng ulam ang nasa hapag. Dalawang klase ng luto ng isda at gulay. Eh, pagpasensyan mo na, iho, kung yan lang ang pagkain namin, ha? Naku, hindi naman po ako maselan sa pagkain, eh. Ako nga po yung nahihiya at makikikain ako. Nasaan po pala si Aling Carmen? Maaga naghahaponan yung si nanay kasi kailangan nun makainom agad ng gamot, eh. Tsaka, hindi rin kasi yun mahilig kumain ng karne, kaya talagang bihira lang kami magkarne dito sa bahay. Ah, parang nanay ko pala. Hindi rin po kasi mahilig yun sa karne. Palibasa po kasi may sarili kaming taniman ng gulay, kaya araw-araw talaga ulam namin gulay. Bira pa ngang makapag-isa kasi malayo yung palengke sa amin eh. Siguro mabait ang nanay mo, no? Mabait kang bata eh. Opo. Sobrang bait po ni nanay. Namimiss ko na nga po siya eh. Hindi napansin ni Charlie na nabahira na pala ng lungkot ang kanyang tinig sa pagkakabanggit sa nanay niya. Eh, nasa na pala ang nanay mo? Kung hindi mo mamasamain, ha, yung pagtatanong ko. Nasa probinsya po namin eh. May 2 taon na po nung huli kami magkita. Eh bakit hindi mo siya dalawin? Eh gustuin ko man po, hindi kasi ganun kadali. Dahil ba kay Father Subas? Pinipigilan ka ba niya sa pagbisita sa nanay mo? Napatitig naman si Charlie kay Mang Tonyo. Maya-maya, umiwas na rin ang tingin ng binata. Nagkaroon ng kalituhan sa kanya kung dapat ba niyang sagutin ang tanong nito. Ang mabuti pa eh, mamaya na natin ituloy ang kwentuhan. Kumain na muna tayo. Nakahinga naman ang maluwag si Charlie at ngumiti ng pasasalamat sa dalaga. Nakakailang subo pa lang si Charlie nang muling magtanong si Mang Tonyo. Eh, kaano-ano mo nga pala si Padre Subas? Ho? Siya po yung nagpaaral sa akin sa college. Hindi na po kasi ako kayang papag-aralin ni nanay noon eh. Mabait naman pala si Padre Subas eh. Marami pa siyang pinapaaral. Eh, ako lang. Ah, talaga? Ang bait naman niya sa'yo. Magkakilala kasi sila ni nanay noon pa. Sinubukan lang ni nanay na humingi sa kanya ng tulong. Tapos yun, pinagbigyan naman siya. Buti pinag-aral ka ni Father Subas. Eh, bakit pala hindi ka nag-a-apply ng trabaho? Di ba tapos ka na? Oo nga eh. Kaya lang may kailangan pa kasi akong tapusin na trabaho kay Father Subas. Napatango-tango naman si Mila. Si Mang Tonyo naman ay mataman lang na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Nang makaalis na si Charlie, kinausap ni Mang Tonyo ang anak. Naliligaw ba sa'yo si Charlie? Ay, ligaw agad. Nakikipagkaibigan lang naman yung tao eh. Eh, halata namang may gusto sa'yo yung tao eh. Baka sa mga susunod na araw eh, magpaalam na yun na manliligaw. Huwag natin pangunahan yung tao. Kakikilala ko lang doon sa tao eh. Kakikilala lang ba yung ilang buwan na kayong magkaibigan? Tama kayo, magkaibigan lang kami. Ang hina naman pala niya, no? Tay naman, parang ibinibenta niyo na ako niyan eh. Hindi naman sa ganon. At saka, nasa tamang edad ka na naman eh. Wala namang kaso sa akin kung halimbawa'y ligawan ka man niya. Eh, mukha namang mabait yung tao. Mabait naman po talaga si Charlie. Kaya lang, parang napapansin ko na matindi yung takot niya kay Padre Subas. Tinatanong ko nga siya minsan kung masungit ba o stricto ito sa kanya. Hindi naman daw. Eh baka pinagtatakpan lang niya. Hindi natin alam kasi hindi naman natin sila nakakasama sa iisang bubong. Teka nga lang, Tay. Parang may napapansin ako sa inyo. Ba't parang iba yung dating ng pagsasalita niyo patungkol kay Padre Subas? May problema po ba kayo sa kanya? Ha? Ay, wala naman. Sabihin na lang nating
nakita ko na ang tunay niyang kulay. Hindi siya yung inaasahan kong pari na totoo sa kanyang bokasyon. May nalaman po ba kayong hindi niya magandang ginawa? Wag na muna siguro natin yung pag-usapan. Marami pa namang araw. Marami pa sanang gustong itanong si Mila pero tinapos na ng ama ang kanilang pag-uusap. Nang sumunod na linggo, hindi muli dumalo ng misa si Mang Tonyo. Tuluyan na rin siyang nagbitiw bilang isa sa mga pastoral ng simbahan. Pagkatapos ng misa ng gabing yon, muling inimbita ni Mila si Charlie na doon na sa kanila kumain. Napansin ko po na hindi na kayo dumadalo sa misa. Sumulyap muna si Mang Tonyo sa anak bago sinagot ang tanong ng binata. Ha? Hindi ko na kasi magampanan ng buo ang gawain ko sa simbahan. Kailangan kasi akong nasa tabi lagi ng asawa ko eh. At saka, marami pa naman paraan para mapaglingkuran ko ang Panginoon. Alam kong nauunawaan niya yung dahilan ko. Sa bagay nga po, tama kayo na maraming paraan para mapaglingkuran natin siya na hindi lang sa paglilingkod sa simbahan. Salamat naman at nauunawaan mo ako, iho. Ngumiti lang si Charlie sa kanya bago itinuunan nito ang pansin sa pagkain. Matapos ang kanilang hapunan, iniwan na sila ni Mang Tonyo. Parang may kakaiba sa ikinikilos ng tatay mo, no? Napansin ko nga din yan eh. Ayaw naman niyang sabihin kung anong bumabagabag sa kanya. Wala bang binanggit sa'yo si Father Subas? Hindi ba niya tinatanong sa'yo kung bakit hindi na nagsisimba si tatay? Ha? Wala naman siyang binabanggit. At saka, hindi kami gaanong nag-uusap nun eh. Ang ibig kong sabihin, kapag nasa bahay, puro Biblia o dasal lang ang ginagawa niya. Napabuntong hininga na lang si Mila. Larawan sa kanyang mukha ang pag-aalala sa ama. Iniba na lang ni Charlie ang kanilang pinag-uusapan. Ilang sandali lang ay nagpaalam na rin ang binata. Baka nakauwi na si Father Subas eh. Saka na lang ulit ha, uwi na ako. Sige, ingat sa pag-uwi. Tinanaw pa ni Mila ang papalayong binata. Malapit lang naman ang tinutuluyan nila kaya nilalakad lang nito ang pag-uwi. Pagdating sa bahay, naabutan ni Charlie ang pare. Blanco ang ekspresyon ng mukha nito habang nakatingin sa kanya. Nandito na po pala kayo. Mano po. Inabot ng binata ang kamay at nagmano rito. Galing ka na naman ba sa bahay nila, Mila? Opo. Inimbita po ako na doon na magapunan eh. May binabanggit ba si Tonyo o yung anak niya sa'yo? Sinabi lang po ni Mang Tonyo na abala siya sa pagbabantay sa asawang may sakit kaya hindi na siya nakakapagsimba. Sigurado ka bang yun lang ang sinabi ng lalaking yon? Opo. Sinabayan pa yun ang pagtango ni Charlie habang diretso ang mga matang nakatingin sa pari. Sige na. Pumasok ka na ng kwarto mo at huwag ka nang lalabas. May darating akong bisita. Si Aling Raquel po ba? Oo. Wala nang iba. Father, hindi naman po sa nangingilam ako ha. Pero may asawa po yung babaeng yun, di ba? At kayo pare? Baliktad na ba ang katayuan natin, ha? Para ako yung pangaralan mo? Hindi naman po. Nagpapaalala lang po ako. Malaking kasalanan po yung ginagawa nyo eh. Di ba kayo natatakot sa purgatorio? At paano ka nakakasiguro na meron ng purgatorio? At sinong may sabi sa iyo na malaking kasalanan yung ginagawa ko? Meron dyan na mas makasalanan pa sa akin pero napapatawad sila ng Panginoon. Ako pa kaya na buong buhay ko na naglilingkod sa kanya ang hindi niya magagawang patawarin? Sa ginagawa niyo po parang sinusubukan niyo siya. Pari po kayo. Dapat kayo ang sumisimbolo sa Panginoon natin. Bakit po parang ang diablo ng kasama ng tinutularan niyo? Bago pa rumihistro sa isipan ng binata ang balak gawin ng pari, mabilis nang lumapit sa kanya si Father Subas at malakas siyang sinampal. Nabiling naman ang binata sa lakas ng sampal sa kanya.
Tampalasang kang animal ka! Kailan ka pa natutong magsalita sa akin ng ganyan? Dahil ba kay Mila? Kaya nagkasungay ka na? Wala pong kinalaman si Mila dito. Sinasabi ko lang naman po yung mali ninyong ginagawa eh. Wala kang karapatan para pagsabihan ako! Kung makasalanan man ako, itong tandaan mo, bunga ka rin ng kasalanan. Habang buhay na yung batik sa pagkatao mo, tandaan mo yan! Hindi na napigilan pa ni Charlie ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Kuyom din ang kanyang mga kamao. Tungo ang ulo na umalis siya sa harapan nito. Sakto namang nakapasok na siya sa kwarto niya nang marinig ang mga katok sa pinto. Parang walang nangyaring pagtatalo sa kanila ng pari. Ilang sandali pa ay maririnig na niya ang malulutong nitong tawa. Mga mapagkunwari, darating din ang karma sa inyo. Halos mag-apoy ang mga mata ni Charlie habang nakatingin sa nakapinid na pinto ng kwarto niya. Kinabukasan, parang walang nangyaring sagutan sa pagitan nila Charlie at Father Subas. Marami itong iniutos sa kanya. Nagkukwento rin ito tungkol sa simbahan. Paano ba mapapaganda yung simbahan nila rito eh? Wala namang nagbibigay ng donasyon. Okay naman po yung simbahan kahit may kalumaan na. Siguro po eh, hindi mahalaga sa mga tao dito yun. Ang mahalaga lang sa kanila eh, yung may pari na magmimisa kada araw ng Linggo. Napaismid naman si Padre Subas sa kanyang mga tinuran. Natapos na rin ang kanilang pag-uusap nang biglang dumating si Raquel. Kahit si Padre Subas ay nagulat sa pagdating nito nang walang pasabi. Makahulugang tiningnan ng pari ang binata. Agad naman itong nakuha ang nais niya. Maiwan ko po muna kayo. May gagawin lang po ako sa kwarto. Mabilis nang tumalikod si Charlie sa mga ito. Bago mailapat ang dahon ng pinto, narinig pa niyang sinabi ng babae na sana pinalabas na lang siya ng bahay para hindi marinig ang kanilang pag-uusapan. Naiiling na lang si Charlie. Hindi ba niya alam na tuwing may milagro silang ginagawa ni Padre Subas eh, nandito lang ako't naririnig ko sila. Anong kaibahan ngayon? Nagbasa na lang ng libro si Charlie habang inihintay kung kailan siya ipapatawag ng pari. Ngunit nakatulog na lang siya ay hindi siya pinalabas sa kwarto. Madilim na sa labas ng magising ang binata. Napahaba ang tulog ko ah. Nandiyan pa kaya yung bisita ni Padre Subas? Nag-inat muna si Charlie bago lumabas ng kwarto. Naabutan niyang umiinom ng alak si Padre Subas. Problemado din ang itsura nito. Padre Subas, may problema po ba? Oo, yung babaeng yun ang problema ko. Ho? Bakit po? Ano po bang problema? Padarag na tumayo sa kinauupuan si Padre Subas at muling tinungo ang kinalalagyan ng bote ng alak. Muli itong nagsalin bago binaling sa binata ang tingin. E ano kaya sa tingin mo? Iisa lang naman ang problema ng mga babae. At isa pa, ano bang may tutulong mo ha? Tatanong-tanong ka pa dyan. Pasensya na po sa pangimasok. Baka lang kako gusto niyo po nang may mapagsasabihan ng problema. E di sana tinawag na kita kanina pa. Alam mo, mabuti pa. Maganda ka na lang ng hapunan natin. Yun naman ang trabaho mo, di ba? Ang pagsilbihan ako habang nandito ka sa poder ko. Tumango na lang si Charlie at mabilis nang tumalikod. Narinig pa niya ang pagmumura nito ng ilang beses. Parang hindi pari kong magmura. Ay, puro basura ang lumalabas sa bibig. Nang makatapos magluto, pinunta na niya si Padre Subas pero nakatulog na ito sa sofa. Kumuha na lang siya ng unan at kumot. Bago tumalikod, pinagbasdan muna ito ni Charlie. Ay, hindi ko alam kung mahahabag ba ako sa'yo. Para kayong nadidigaw na kaluluwa. Umungol pa ang pari at tumalikod ng higa. Muli niyang inayos ang kumot na natanggal rito. Tsaka dahan-dahang tumalikod. Kinabukasan, nakita sila ni Mila. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na nakalabas si Charlie simula nang tumira sa lugar na yon. Mukhang ang lalim ng problema mo ah.
Gusto ko na kasing iwan si Father Subas eh. Kaya lang, tinatablan pa rin ako ng hiya kasi siya yung nagpaaral sa akin. Bakit? Hindi ka pa ba niya pinapayagang umalis? Yung maghanap ng trabaho? Ang totoo niyan, hindi niya ako gustong umalis sa tabi niya. Gusto niya akong alilain habang buhay siya. Sobrang makasarili niya. Nagulat naman si Mila sa galit na nababanaag niya sa binata. Noon lang kasi nagbanggit ito ng ganoon sa pari. Siguro naman kahit siya pa nagparal sa'yo eh, wala siyang karapatan na pigilan ka sa gusto mong mangyari. Gawin mo yung alam mong tama. Balang araw eh, may babalik mo rin naman sa kanya yung ginawa niyang kabutihan sa'yo. Eh, tama ka. Naghihintay lang ako ng pagkakataon para muling magpaalam. Kapag hindi pa rin niya ako pinayagan, edi aalis na lang ako nang hindi niya alam. Kahit hindi ka nagsasabi, alam kong namimiss mo na ang nanay mo. Kung alam mo lang kung gaano ko na namimiss si nanay. Si Mila na ang umabot ng kamay ng binata at saka yun pinisil. Gusto niya kasing iparamdam dito na handa niya itong damayan at maaasahan siya anumang oras. Kahit papaano, lumuwag ang pakiramdam ni Charlie dahil nariyan sa tabi niya ang dalaga. Simula kasi nung mapunta siya sa poder ng pari, pinagbawalan na siya nitong makipagkaibigan. Puro pag-aaral at pagsisilbi lang dito ang pinapayagan nitong gawin niya. Mula ng araw na yon, naging mas malapit pa sa isa't isa ang dalawa. Kasabay ng pagkakalapit ng dalawa, umugong na naman ang balita tungkol kay Raquel. Ayon sa balita, pinalayas ito ng asawa dahil di umano buntis at hindi sa kanya ang pinagbubuntis nito. Hindi ko maintindihan eh, mag-asawa naman sila, di ba? Bakit siya magagalit kung mabuntis ang asawa niya? Hay nako, hindi mo kasi alam ang totoo kaya mo yan nasasabi. Bigla namang kinabahan ng binata na baka kumalat na rin ang tungkol sa relasyon ni Raquel kay Father Subas. Eh, ano ba ang totoo? Kasi, yung asawa ni Aling Raquel, eh, baog. At alam yun ang mga taga rito. So, paano siyang nabuntis? Kung hindi siya lumandi sa ibang lalaki, di ba? Oo nga, no? Eh, nasa na kaya siya ngayon? Si Aling Raquel? Nandito pa rin naman siya sa lugar natin. Siguro nandun sa bahay ng mga magulang niya. Ang kapal na mukha, no? Kabado pa rin si Charlie ng mga sandaling yon. Parang gusto na niyang ipagtapat kay Mila ang nalalaman. Matinding pagpipigil lang sa sarili ang ginawa para hindi maisambulat ang totoo. Naintulang ang daloy ng kanyang iniisip nang muling magsalita si Mila. Heto pa palang balita. Nadespalko pa niya ang pera ng simbahan. Diba? Hindi na nahiya talaga? Sinabayan pa yon ng iling ng dalaga. Si Charlie naman ay napatulala na lang. Oh, okay ka lang? Ha? Oo. Nakikinig ako sa'yo. Eh, paano mo naman nasabi na siya yung nakadiskbalko ng pera ng simbahan? Eh, siya ang pinagkakatiwalaan ni Father Subas. Galit na galit nga daw si Father nung huling nagmisa siya eh. Nung inimbita siya ng isa sa mga pastoral na sa kanila maghapunan. Hindi nga daw makakain si Father dahil sa sobrang stress sa ginawa ni Aling Raquel. Nakakaawa pa rin siya, no? Sino? Si Aling Raquel? Naaawa ka pa sa babaeng yun imbis kay Father Subas? Ayoko kasing manghusga basta-basta eh. Hindi naman natin alam ang totoong kwento. Si Father Subas na nga daw ang nagsabi na si Aling Raquel ang may hawak ng pera ng simbahan. Marami palang balak si Father sa simbahan na nasira dahil sa babaeng yun. Hindi nakaimik si Charlie na natili lamang siyang nakatitig sa dalaga. Si Mang Tonyo naman na kanina pa nakikinig ay biglang sumabat sa kanila. Huwag muna nating husgahan ang pangyayari lalo na si Raquel. Hindi pa naman natin alam ang buong istorya. Pero Tay, mismo si Father Subas na nga daw po ang nagkumpirma na nadespalko ni Aling Raquel ang pera ng simbahan. Baka binigay niya pa yung sa lalaki niya o di kaya eh tinatabi niya para sa pagbubuntis niya. Ay nako, ikaw talagang bata ka oh. Para kang hindi nagsisimba sa mga lumalabas sa bibig mo ah. Natahimik naman bigla si Mila at napatungo pa ito. Tila napagtanto nito ang mga maling sinasabi.
Eh, sa'yo, Charlie. Wala bang nababanggit sa'yo si Padre Subas? Ho? Wala po eh. Hindi rin po kasi ako pala tanong. Ah, ganun ba? Ay, eh, kahit papaano eh, naaawa ko kay Raquel. At kahit dun sa asawa, mabait pa naman. Kung bakit pa nagawa pang lokohin ni Raquel. Wala nang ni isa pang umimik sa dalawa. Maya-maya pa ay binago na nila ang kanilang usapan. Iniwan na rin sila ni Mang Tonyo para pakainin ng asawa. Oo, paano? Uwi na ako. Salamat ah. Lagi akong welcome dito sa bahay ninyo. Ano ka ba? Wala yun. O sige, ingat ka sa pag-uwi ha. Sabagay, malapit lang naman yung sa inyo. Matapos magpaalam kay Mang Tonyo, lumakad na si Charlie. Pagdating sa kanilang tinutuluyan, nadatnan niyang naroon si Raquel. Bahagyang nakaawang ang pinto kaya dinig na dinig niya ang usapan sa loob. Huwag mo kong subukang kalabanin. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Hindi naman nagpatalo si Raquel. Pinagbantaan pa nito ang pari na ikakalat ang kanilang relasyon at sasabihin sa lahat na ito ang ama ng kanyang pinagbubuntis. Ang sunod na narinig ni Charlie ay ang pag-igik ng babae at tila hirap sa paghinga. Nang sumilip siya sa maliit na awang ng pinto, nakita niyang sakal-sakal ni Padre Subas ang babae. Parehong namumula ang mga mukha. Si Raquel dahil sa pagkawala ng hangin. Si Padre Subas dahil sa matinding galit. Padre, tama na po! Mabilis siyang lumapit sa mga ito at pilit na pinipigilan si Padre Subas sa mahigpit na pagkakasakal nito sa babae. Padre Subas, pakiusap po! Bitiwan niyo na siya! Tila nahimasmasa naman ang pari nang mapasulyap kay Charlie. Dahan-dahan itong binitiwan ng babae. Kanda dalahit din sa pag-ubo si Raquel habang lumalayo. Muntik pa itong mabuwal kundi lang maagap na nahawakan ni Charlie. Umalis ka na dito babae! At huwag na huwag ka nang babalik kahit kailan! Dahil kung hindi, hindi lang yan ang gagawin ko sa iyo! Kahit hirap sa pagsasalita at naluluhana, binanatan pa rin ni Raquel ng maaanghang na salita ang pari. Talagang palaban ng babae. Tama na po, Aling Raquel. Umuwi na po kayo. Baka may makita pa sa inyo dito eh. Matalim naman siyang tinitigan ng babae. Muli nitong pinagbantaan ng pari na kapag hindi pinanagutan ng anak nito, titiyakin itong sisirain niya ang pangalan ng pari. Hindi na nakaganti ng masamang salita si Padre Subas na mabilis nang umalis si Raquel. Ang walang ya! Akala niya matatakot niya ako? Hindi niya alam kung sinong binabangga niya. Walang sino man ang maaring manakot at magbanta sa alagad ng Panginoon. Alam kong hindi niya ako pababayaan. Poprotektahan niya ako laban sa babaeng yun. Napatulala na lang si Charlie sa huling tinuran ng pari. Kahit siya ay binalot na rin ng takot. Dahil sa pagbabanta ni Raquel at takot sa maaring gawin ni Padre Subas. Pumasok na lang si Charlie sa kanyang kwarto. Naiwan namang nagwawala si Padre Subas. Anong klaseng halimaw ba ang nagtatago sa kasuutan ng paring ito? Ngayon pa lang po eh, humihingi na ako ng kapatawaran kung hindi ko man magawang pigilan ang mangyayari, Panginoon. Lumuot pa si Charlie at ipinikit ang mga mata para sa taimtim na pagdarasal. Araw ng Linggo, magkatabing muli sa huling mahabang upuan sina Charlie at Mila. Ilang minuto na lang ay mag-uumpisa na ang misa, ngunit nasa 20 pa lang ang mga tao sa loob ng simbahan. Bakit kaya wala pang mga tao? Hindi ko rin alam eh. Nakakapagtaka nga. Tumingin pa si Charlie sarilo niya sa kamay. Tumingin rin siya sa may pintuan kung saan tanaw ang kalsada. Wala na siyang natatanaw na parating para magsimba ng mga sandaling yon. Ay, 5 minuto na lang mag-uumpisa na. Kung kailan naman nagkaroon ng regular na misa, saka naman tinamad ang mga tao sa pagsisimba. Hindi na nagkomento pa si Charlie sa sinabi ng dalaga. Kanina pa kasi masama ang kutob niya sa nangyayari. Itinutok na lang niya ang mga mata sa harapan. Ganon din ang ginawa ni Mila nang hindi na siya nagsalita pa. Mabilis din namang natapos ang misa. Hindi na rin sumama si Charlie nang yayain siya ng dalaga na sa kanila na maghapunan. Sigurado ka bang ayaw mo sumama?
Pasensya na talaga ha. Sa susunod na lang. May pinapagawa kasi sa akin si Father eh. Okay, sige. Sa susunod na lang. Tumalikod na si Mila at naglakad palayo kasama ng iba pang nagsimba ng gabing yon. Wala rin nag-imbita kay Father Subas na magapunan sa bahay ng isa sa mga pastoral. Siya na lang din ang nag-ayos at nag-lock ng buong simbahan dahil hindi rin nagsimba ang gumagawa noon tuwing matatapos ang misa. Pagdating sa tinutuluyang bahay, naabutan niya si Father Subas na umiinom ng alak. Oh, nandiyan ka na pala. Akala ko pa naman eh, sasama ka na naman kay Mila sa bahay nila. Hindi na po ako sa mama. Baka mayroon kayong ipag-uutos sa akin eh. Nagulantang silang pareho na may bumato sa kanilang bintana. Nabasag pa ang salamin yun. Napapamura naman si Father Subas at saka lumapit sa may bintana. Sinilip kung sino ang nambato. Anong ginagawa ng animal na to sa bahay ko? Nakisilip na rin si Charlie. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata nang makitang asawa ni Raquel ang naroon. Muli yung dumampot ng bato at pinukol ang bahay. Tumama yun sa pinto. Lumabas kang pare ka! Kampo ng kadiliman! Nagtatago sa pagiging pare at sa ilalim ng kasuotan ng abito! Napaka walang iya mo! Paano mo natin na mangaral sa harap ng mga tao kung asal demonyo ka naman? Parehong nakasandal sa pader si na Padre Subas at Charlie sa takot na tamaan ng batong ipinupukol ng lalaki. Ang lakas ng loob mong sumugod dito at magbitaw ng ganung mga salita sa alagad ng Diyos! Masusunog ang kaluluwa mo sa impyerno sa kalapastanganan mong ito! Baka po, alam niyo na po yung relasyon niyo kay Aling Raquel. Matagal nang tapos ang relasyon ko sa babaeng yon. Paano po yung ipinagbubuntis niya? May kasalanan niya yon. Hindi siya nag-iingat. Lumabas ka, pari ka! Ngayon tayo magtutuos! Lalaki sa lalaki! Bakit hindi mo ako harapin ngayon, ha? Akala ko ba matabang ka? Nagawa mo ngang sipingan ang asawa ko eh! Lalo namang namutla si Father Subas. Napatitig din dito si Charlie. Pareho din silang kinakabahan sa maaaring gawin ng lalaki. Alam na po niya. Baka kailangan niyo na po siyang harapin. Tanga ka ba? Paano kung may armas na dalay ang taong yan? Baka kung ano pa ang gawin niya sa akin. Kung gusto mo, ikaw yung humarap. Sumilip muna si Charlie sa may bintana. May namataan siyang mga kalalakihan. Nakasuot ang mga ito ng tsaleko at may bitbit na batuta. Pader, nandito po yung mga taga-barangay. Ha? Talaga? Buti naman at mabilis naman pala silang umaksyon. Sumilip pa si Father Suba sa basag na bintana. Nakita pa nilang nagwawala ito habang pilit hinahawakan sa magkabilang braso ng dalawang tanod. Nang makalayo ang mga ito, sakalang nakahinga ng maluwag si Padre Subas. Buti naman umalis na yung animal na yon. Siya ang kampon ng dilim, hindi ako. Eh, paano po yan? Baka kumalat na yung sa inyo ni Aling Raquel. Hindi nila kayang patunayan ang bagay na yon. Luka-luka ang babaeng yon. Walang maniniwala sa kanya. Ako pa rin ang paniniwalaan ng mga tao, hindi sila. Huminga na ng malalim si Charlie. Pakiramdam niya'y biglang rumagasa ang kanyang emosyon ng mga sandaling yon. Eh tama naman po yung sinabi ni Mang Renato tungkol sa inyo, di ba? Anong sinabi mo? Sasagot-sagutin mo na naman ba ako, ha? Huwag mong kalilimutan kung nasaan ka ngayon at kung ano ka. Yun ay dahil sa akin. Pinagsisisihan ko kung bakit nandito ako ngayon sa kinalalagyan ko. Sana, hindi na lang lumapit sa inyo si nanay eh, para hindi na nag-cruise ang landas natin. Akmang aambahan siya ng sampal ng pari. Sige, saktan niyo ako hanggat gusto niyo. Baka sakali makabayad ako sa utang na loob ko sa inyo. Abat, masama talagang impluensya sa iyo ng babaeng yun, ano? Simula ngayon ha, bawal ka nang makipagkita sa babaeng yun. Hindi siya masamang impluensya. Siya lang ang nagmulat sa akin sa katotohanan. Hindi ko na kaya makita pa ang mga kasama na ginagawa niyo. Parang hindi kayo pare eh. Tama lahat ang sinabi ni Mang Renato. Nagtatago lang kayo sa kasuotan nyo, pero isa kayong makasalanan pare. Mas masahol pa kayo sa demonyo. Isang malakas na sampal ang pinadapo sa kanya ni Padre Subas. Sinundan pa yun ang suntok sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Tinanggap lahat yun ni Charlie, hanggang napalugmok na siya sa sahig. Hindi pa rin siya nito tinitigilan.
sinipa-sipa pa siya nito sa tiyan. Sa susunod, puputulin ko na ang dila mo. Wala kang karapatan na sagutin ako ng ganyang kahit anak pa kita. Tandaan mo to! Hindi lang ang pagpapaaral ko sa iyong utang mo, maging kung bakit ka nabubuhay sa mundong ito. Kung tingin mo sa akin ay makasalanan, ganun ka din dahil nananalaytay sa ugat mo ang sarili kong dugo! Nang iwanan siya nito, sakalang dumaloy ang masaganang luha sa mga mata ni Charlie. Noon lang niya napagtanto na mas madaling tanggapin ang masasakit na salita at panggugulpin nito kaysa ipamukha sa kanya na anak siya nito sa pagkakasala. Hanggang sa uling hininga ko, hindi kita matatanggap na tatay ko. Kumalat sa buong baryong ginawang panunugod ni Mang Renato sa tinutuluyang bahay ni na Padre Subas. Kumalat na rin ang balita tungkol sa binibintang ng lalaki na ampari ang ama ng ipinagbubuntis ni Raquel. Hati naman ang opinyon ng mga taga roon. Mayroong naniniwala at mayroon din naman na hindi naniniwala. Sinasabi pa ng ilan na hindi yon kayang gawin ng alagad ng Diyos. Ilang araw pagkatapos ang pananakit ng pari kay Charlie, nagdesisyon na ang binata na umalis sa poder nito. Bago umalis, pinuntahan muna niya si Mila na nagulat sa itsura niya. Ano nangyari sa'yo? Sino may gawa niyan? Hindi na mahalaga kung sino ang may gawa nito. Nandito ko para magpaalam sa'yo. Babalik na ako sa probinsya namin. Ngayon ka na ba aalis? Marahang tumango si Charlie habang hindi inaalis ang mga mata sa kanya. Babalik ka ba? Oo. Gusto ko lang makasama ang nanay ko at gusto kong makapaghanap ng trabaho. Sige, pero sabihin mo naman kung sino may gawa niyan sa'yo. Akala ko ba magkaibigan tayo? Napatango naman si Charlie. Naroon pa rin ang pag-aalangan niya na magsabi rito. Hindi nila parehong namalayan ang paglapit ni Mang Tonyo. Si Padre Subas ba may gawa niyan? Pareho silang napalingon dito na palapit sa kanilang kinaroroonan. Bakit mo naman nasabi yan, Tay? Noon pa naman nakikita ko na kung paano siya lim na batukan sa simbahan. Naririnig ko rin kung paano siya sigawan at murahin minsan. Ganun lang po talaga yun kapag nagagalit. Huwag mo na siyang ipagtanggol, iho. Okay lang kung ayaw mo talagang aminin na gawa yan ni Padre Subas. Hindi rin nakakagulat kung tama ang paratang sa kanya ni Renato. Nung ako pa ang umahawak ng pera ng simbahan, malimit ko nang makita si Raquel na pumupunta sa tinutuluyan nyo. Hindi mahirap hulaan na may namamagitan sa kanilang dalawa. Bakit hindi nyo yan sinabi sa akin, Tay? Wala ba kayong tiwala sa akin? Hindi naman sa ganon, iha. Ayaw ko lang na madamay ka kung sakali. At isa pa, naniniwala ako na lalabas din ang kanilang itinatago. Kita mo nga ang nangyari, oh. Pasensya na po kayo kung mas pinili kong manahimik. Sana maunawaan yung sitwasyon ko. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya, iho. Wala ka namang kasalanan, eh. Ngumiti pa sa kanya si Mang Tonyo at tinapik ang kanyang braso. Ang mag-ama pa ang nagatid sa kanya sa sakayan ng bus pauwi sa kanilang probinsya ng araw ding yon. Isang araw, nabalitaan na lang ng mag-ama ang pagkamatay ni Raquel. Hindi daw maampat ang pagdurugo nito. Nadala pa ito sa ospital pero hindi na rin naagapan. Sa huli nalaman nilang pinalaglag nito ang sanggol sa sinapupunan nito. Ang balita tungkol sa babae at kay Padre Subas ay tuluyan na ring nakalimutan ng mga tao sa lugar na yon. Si Mila ay regular pa ring nagsisimba. Bumalik na rin sa dating bilang ang mga nagsisimba. Isang araw, pauwi na sana si Mila nang madaanan siya ni Padre Subas. Iha, pauwi ka na ba? Opo. Sumakay ka na. Ihatid na kita sa inyo. Ay, nakakaya naman po. Huwag na lang po, Father. Ipapahiya mo ba ang pagmamagandang loob ko sa'yo? At isa pa, meron kasi akong gustong sabihin sa'yo, eh. Naroon pa rin ang pag-aalinlangan kay Mila, pero dahil pinangungunahan ng hiya na tanggihan ng pari, napilitan na rin siyang tanggapin ng alok nito. Salamat po, Father Subas, ha. Saan po pala kayo galing? Diyan lang sa bayan.
namili ng mga kakailanganin namin. Ah, ganun po ba? May kasama na po pala kayo? Hindi mo ba alam? Bumalik na ulit si Charlie. Ho? Kailan pa po siya dumating? May ilang araw pa lang naman. Kaya lang masama yung pakiramdam niya kaya imbis na siya ang pumunta sa bayan ako na muna. Baka gusto mo siyang dalawin, tsak na matutuwa yon. Gusto ko po sana, kaya lang po, kailangan ko po munang magpaalam kina Itay. Malapit lang naman ang bahay na tinutuluyan namin at sa iisang baryo lang naman. Bakit kailangan mo pang magpaalam? Sandaling nag-isip si Mila. Sabik na rin naman siyang makita ang binata. Halos isang taon na rin simula nang umalis ito sa baryo nila. Nilingon niya ang pari at saka ngumiti. Sige po, sasabihin ko na lang po kay na tatay pag uwi ko na galing ako sa inyo. Makahulugang ngumiti naman si Padre Subas habang pasulyap-sulyap sa katabing dalaga. Pagdating sa tinutuluyang bahay, pinaupo muna ni Padre Subas ang dalaga at tinimplahan ng Diyos. Magpalamig ka muna at titingnan ko lang kung gising na si Charlie. Nang makalis ang pari, sakalang dinampot ni Mila ang baso ng Diyos. Dahil mainit ang panahon, nakalahati niya kaagad yun. Bigla siyang napasulyap sa bintana. Biglang pumasok sa isip ang nangyari roon sa bahay na yon. Bigla ring may bumundol na kaba sa kanya. Akmang tatayo na sana siya nang bumalik si Padre Subas. Nasaan na po si Charlie? Gising na po ba siya? Wala rito si Charlie. Hindi pa siya bumabalik. At baka nga hindi na bumalik. Bakit sabi niyo? Biglang bumaway ang tayo ni Mila. Nang tingnan niya ang pari, nakangisi ito sa kanya. Kahit unti-unting bumibigat ang ulo at nanlalabo ang paningin, pinilit ni Mila na makarating sa may pintuan pero doon na rin nagdilim ang lahat sa kanya. Nagising si Mila na mabigat ang katawan. Masakit ang kasukasuan at hindi magawang makatayo. Nang rumihistro sa kanya ang nangyari, napabalikwas siya ng tayo. Noon lang niya napansin na wala siyang damit sa ilalim ng kumot. Nasa sahig lahat ng damit niya. Tuluyan ang nalaglag ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi! Hayop ka! Anong ginawa mo sa akin? Baboy ka! Naabutan siya ni Padre Subas na umiiyak. Imbis na makakuha ng simpatya, binantaan pa siya nito na kapag nagsumbong, matutulad rin ito kay Raquel. Alagad ako ng Diyos, iha. Ako pa rin ang paniniwalaan ng mga tao kesa sa'yo. At isa pa, sa tingin mo, sino magiging kahiyahiya kung sakali? Hindi kita pinilit na sumama sa akin dito. Kusa kang sumama. Dahil nililang mo ako! Demonyo kang pari ka! Ang sama mo! Magkano ang kailangan mo para tumahimik ka lang? Hindi ko kailangan na marumi mong pera! Magbabayad ka sa ginawa mong ito! Tinitiyak ko yan sa'yo! Hindi naman nagpatinag sa kanyang pananakot si Padre Subas. Inabutan pa siya nito ng pera pero inihagis lang niya yon sa mukha nito. At saka umalis sa bahay na yon. Ilang araw nang napapansin ni Mang Tonyo na tulala lagi ang anak. Iniisip na lang niya na dinamdam ng dalaga ang pagkakatanggal nito sa trabaho. Kinailangan kasing magbawas ng tao ang kumpanyang pinapasukan nito at isa ito sa natanggal. Huwag mong isipin ang pagkakatanggal mo sa trabaho, anak. Makakahanap ka rin. May tinapos ka naman. Pansamantala ako muna ang bahala sa inyo ng nanay mo. Alam ko naman po yun, Tay. Bakit malungkot ka pa? May iba ka pa bang hindi sinasabi? Wala na po, Tay. Medyo naninibago lang po ako dito sa bahay. Hindi ka lang kasi sanay na dito na lang sa bahay . Sige po, Tay. Magpapahinga na lang po muna ako. Nasundan na lang ng nag-aalalang tingin ni Mang Tonyo ang anak. May kakaiba talaga siyang nararamdaman sa ikinikilos ng anak. Maghapong hindi lumabas ng kwarto si Mila. Bandang 6:00 nang katukin ni Mang Tonyo ang anak pero walang sumasagot sa loob.
Pinihit niya ang siradura at hindi naman ito nakalak. Nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya ang nakadapang anak habang nakalaylay ang braso at may pumapatak na dugo. Parang nanlaki ang ulo ni Mang Tonyo nang mapagtanto na naglaslas ang anak. Mila! Anak ko! Bakit mo ito ginawa? Mila! Gumising ka, anak! Gumising ka! Binuhatan niya ang anak habang sumisigaw ng tulong sa mga kapitbahay. Marami naman ang tumulong ng mga kapitbahay para madala sa ospital ang dalaga. Habang nasa loob ng sasakyan, panay kausap ni Mang Tonyo sa anak na gumising na. Pagdating nila sa ospital, hindi na rin naisalba ang buhay ni Mila. Parang gustong mabaliw ni Mang Tonyo sa pigati. Dumating din si Charlie sa huling araw ng burol ng anak. Hindi ito makapaniwala na sa loob ng kabaong madadatnan ang dalaga. Pagkatapos mailibing ang anak, muling pumasok si Mang Tonyo sa kwarto ng anak. Palaisipan pa rin kasi sa kanila kung bakit ito nagpakamatay. Inilibot ni Mang Tonyo ang paningin sa kabuuan ng kwarto. Hindi niya matagalan ang paninikip ng dibdib sa paulit-ulit na pag-alala sa anak. Kaya naman palabas na sana siya nang mahagip ang kapirasong papel sa ilalim ng higaan ng anak. Nang pulutin niya yon, isa pala yung sulat para sa kanila ng asawa. Muli na namang napahagulgol si Mang Tonyo nang mabasa ang kabuuan ng sulat. Nang araw na yon, pinapunta ni Mang Tonyo si Charlie sa kanila. Ibinigay niya rito ang sulat ng anak. Nanginginig naman ang kamay ng binata habang binabasa ang sulat ng dalaga. Hindi na rin niya napigilan ang pagbalong ng luha sa mga mata. Babayarin ko siya sa ginawa niya sa anak ko. Ipapaalam ko sa mga pulis ang ginawa niyang kahayupan sa anak ko. Hindi niyo po gagawin yan. At bakit hindi? Dahil tatay mo ang makasalanan pari na yon. Walang kapantay na sakit yung ginawa niya sa anak ko at sa buong pamilya ko. Dapat lang siyang magbayad ng mahal. Hindi niyo po ba naisip na baka kaya sinarili na lang ni Milang nangyari sa kanya dahil ayaw niyang mabahiran ng kahiya ng pamilya niyo? Mas gusto niya na siya na lang ang magdusa. Kaya hahayaan na lang natin? Kakalimutan na lang ang kahayupan niya? Hindi! Hindi ako papayag! Kailangan niya magbayad! Ipaubayan niyo na sa akin ang paniningil. Titiyakin ko na sa mas masakit na paraan siya magbabayad. Doble sa paghihirap ni Mila. Bakit? Anong binabalak mo? Matinding sumpa ang ibibigay ko sa kanya. Wag! Huwag mong sabihin na may alam ka sa kulam. Hindi sumagot si Charlie. Nanatiling nakatitig lang siya kay Mang Tonyo. Yun na ang huling pag-uusap nilang dalawa. Simula noon, hindi na nakita pa o nakausap ni Mang Tonyo ang binata. Samantala, hindi pa rin tumitigil sa pangmumulestya ng mga kababaihan si Father Subas. Sa kabila ng pagkamatay ni Mila, hindi man lang siya nakaramdam ng panguusig ng budhi. Naging mas maingat na nga lang siya. Sa ibang lugar na siya kumukuha ng babae. Kadalasan may binabayaran siyang tao para hanapan siya ng babae at dinadala niya sa isang motel. Di naglaon, mas gusto na niyang batang babaeng edad 12 hanggang 15 ang makasama. Iba kasi ang hatid na sensasyon ng mga ito sa kanya. Pakiramdam niya mas lumalakas siya lalo at bumabata. Pag-uwi niya ng bahay, paghubad niya ng damit para sana maligo, napansin niya ang mga tumutubong butlig sa buong katawan. Ha? Ano kaya ito? Ang kate! Hindi maiwasan na kamutin niya ito hanggang mamula at magkaroon ng nana. Habang lumilipas sa mga araw, palala ng palala ang kondisyon niya sa balat. Nagpakonsulta na rin siya sa doktor, ngunit lalo lang lumala. Mga walang silbi! Ang mahal ng singil, hindi naman mapagaling ang sakit ko sa balat! Naapektuhan na rin ang pakikipagkita niya sa mga kabataang babae. Kadalasan sa mga ito ay umaayaw na kapag nakita ang kanyang nakadidiring balat. Maging ang kanyang pagmimisa ay labis ng naapektuhan. Malimit kasing may umaaligid sa kanyang mga bangaw.
nangangamoy na rin ang kanyang mga sugat sa balat na maliban sa nagtutubig-tubig ay nagkaroon na rin ito ng nana. Maging ang kanyang mukha at ulo ay nagkaroon na rin ng mga sugat. Habang tumatagal, pakunti ng pakunti ang mga nagsisimba dahil sa labis na pandidiri sa kanyang itsura. Ang huling misa niya ay nang biglang may sumuka dahil sa malansang amoy na nanggagaling sa kanya. Madalas na nababahira ng mantsa ng dugo ang kanyang suot na abito dahil sa mga sugat. Araw yon ng Linggo. Mag-isa na lang siya sa simbahan. Nakaharap siya sa altar at taimtim na nagdarasal nang marinig ang mga yabag na papalapit. Kahit habang buhay ka pang magdasal dyan, hindi na pakikinggan ang mga hinaing mo. Napalingon si Father Subas sa kanya. Hindi maiwasan na mapangiwi si Mang Tonyo nang makita ang itsura ng pari. Puno kasi ng dugo ang suot nitong abito. Halos mga mata na lang kasi ang makikita rito. Puno ng sariwang sugat ang buong mukha at ulo nito. Kahit natatakpan ang katawan nito, batid ni Mang Tonyo na pati katawan nito ay puno ng sugat. Hindi rin niya matiis na hindi magtakip ng ilong sa umaalingasaw nitong malansang amoy na tila bulok na karne. Nang mapasulyap siya sa ulo, napansin niyang pinamamahayan na yun ng mga uod. Nandito ka ba para libakin ako o pagtawanan sa itsura ko? Hindi. Nandito ako para matiyak na nagdurusa ka higit sa nararanasan namin ng asawa ko at mga nagmamahal kay Mila. Sa anak ko. Biglang umiwas ng tingin ng pari. Dama rin ni Mang Tonyo ang takot na namamahay dito. Kung wala ka nang sasabihin, iwan mo na ako. Inaabala mong pagdarasal ko. Tinalikuran na siya nito, pero hindi agad umalis si Mang Tonyo. Karma na nangyayari sa iyo. Makakatakas ka lang sa ganyang kalagayan kung ikaw mismo ang magwawakas sa sarili mong buhay. Katulad sa nangyari sa anak ko. Pagkatapos masabi ang lahat ng gusto niyang sabihin, naglakad na palayo si Mang Tonyo. Batid naman ni Father Subas na may kinalaman ito sa nangyari sa kanya. Ayaw lang tanggapin ang utak niya yon. Hindi doon natatapos ang kahihiyan at paghihirap ni Father Subas. Tuwing dumadaan siya sa kalsada, lagi siyang iniiwasan ng mga tao. Laging nagtatakip ng ilong. Kitang-kita niya ang pandidiri sa mga mata nila tuwing titingin sa kanya. Niwala man lang siyang maaninag na simpatya at awa sa kanila. Matagal na rin siyang hindi nagmimisa. Kung saan-saan na lang siyang lugar napapadpad. Ni isa sa kanyang mga kaanak ay walang gustong kumupkup sa kanya. Hanggang makarating siya sa sementeryo kung nasaan ang puntod ng kanyang ina. Hawak ang balabal na tangin niyang dala para pantakip sa mga sugat. Inilatag niya yon sa tabi ng puntod at doon nahiga. Maring ipinikit ang mga mata. Katulad ng mga nagdaang araw, umasa siya na yun na ang huling sandali niya sa mundo. Wakas!